So mga peace, eto nga pala yung Snark H. Ponce. Nga pala mga peace, welcome back nga pala sa aking channel, sa Iris Vlog TV. So ang topic natin ngayon is paano pagtotono ng gitara. So usually ang ginagamit ng iba, manual tuning sa pagtotono ng gitara. So hindi lang ituturo ko ngayon sa inyo kasi mga professional na halos ang gumagawa nun, yung manual tuning. So ituturo ko sa inyo ngayon yung modernong pagtotono ng gitara sa pamamagitan ng paggamit ng ito. Ito nga pala yung Snark H.Ponce Guitar Clip Tuner. So paano pa ginagamit ito? So ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggamit ito. So, panoorin nyo lang sa dulo para may idea kayo paano ang paggamit itong Sharp Guitar C Tuner. So mga peace, eto nga pala yung Snark H. Ponce. So bali, made in ano siya, USA. Tapos ang price na rito sa Pilipinas is 1,200 to 2,000. So ito nga pala yung guitar tuner na ipipicture ko ngayon sa inyo kung paano siya gagamitin. So ito yung power button niya. Power button. Tapos sa likod niya ay doon ang hertz. Ang hertz niya, kung ilang hertz ang gagamitin mo. Kasi sa gitara, itong 6 na string na yan, yung 6 na string ng gitara, may mga hertz yan. Bawat frequency niyan, may mga hertz. So, kung gusto mo ng accurate tuning sa paggamit ito, kailangan gumamit ka nito. Ipe-press mo ito para sa hertz, bawat string niya. So, ito yung clip niya. Clip. So, actually, marami ng snark guitar tuner clip man lumabas. Pero ito yung unbreakable na tinatawag nila na matibay. Kahit bumagsak. Kasi, yung iba kasi, pag bumagsak, madilis masira. So, ito yung pinaka, kumbaga sa akin, na convenient akong gamitin na kahit bumagsak siya, hindi naman siya totally masisira agad. So, ano bang ginagawa nitong snark? Bakit maganda siyang gamitin pantono ng gitara? So, una, accurate siya. Accurate talaga siyang pang-tuning. Tapos, ang kinukuha niya is vibration galing mismo sa string ng gitara. So, hindi ka magtono kahit maengay or nagpapatugtog ka ng sounds. So, okay siya. Magagamit mo siyang pantono. So, mga peace, ituturo ko na ngayon sa inyo kung paano yung actual na paggamit ng Snark H.Z guitar tuner. So, yun na natin yung ating Snark guitar tuner. So, bali ang makikita nyo dyan sa monitor niya is letter, tapos color coding. So, sa kulay ang makikita nyo dyan is color red. Yung color red, ano yan? Flat, sabi yung mababang tono. Susunod dyan, nasa middle niya, yung pinakagitna, yun yung yellow, green ba yun? Or blue-green na kulay. Sa center, yun yung pinakatamang tono. Pinaka-fine ano niya. Tune, pinakatamang tono niya. So, yun namang yellow, yun yung sharp or mataas na tono.
So, ilan ko makikita niyo sa monitor niyan? Letter, tapos yung tatlong kulay. Red, yellow, blue, tsaka yung yellow. So, dito na tayo sa actual na pagtotono. Papakita sa inyo kung paano. So, kagaya ng sinabi ko sa inyo, yung unang string, sa taas, yung low E sa base. Ang letter niyan is letter E. So, dapat lumabas sa monitor nyo, letter E. So, nakikita nyo, letter D sharp ang lumabas sa monitor. So, mali siya. Ang hahanapin yung letter is letter E. Kaya nga, di ba sinabi siya sa inyo, bawat string may correspondent letter at merong correspondent hertz. So, hahanapin nyo siya. Ayun. So, napalabas na natin yung letter E. So, nakikita nyo, letter E siya, tapos red means bababa yung tono niya. So, habang ginagalaw nyo yung pinaka-pihitan nyo ng gitara, pagpalubay, pababa ang tono. Pagpahigpit or paganet yung string, sabi at tumataas ang tono niya. So, nakikita natin, habang pinipihit nyo, dapat ginagalaw nyo yung string. Pinapatulog nyo siya. Para ma-receive siya ng snark, yung vibration. So, nakikita nyo, letter E, red, means mababa yung tono natin. So, pipihitin natin yung pihitan ng gitara niya, yung gitara, para mabalat yung string. Makita nyo, medyo akit ang tono niyan. Ayan, nataas siya. Ayun. Nasa middle na siya, means, nasa tono, nasa tamang ano na siya. Ayan, nasa tamang tono na siya. So, lumalabas yung yellow, nasa senyo niya kung gusto nyo yung babaan ba o ano. Pero sa akin, ayan, nag-steady na siya sa gitna, means nasa tono na siya. So, susunod na string, letter A. Ito, yung pangalawa sa, ano, pangalawa sa mababa. So, dapat lumabas ang monitor nyo is letter A. So, sa nakikita nyo yun, ayan, lumabas yung letter A. Tapos, lumalabas yung kulay yellow, means sharp siya, mataas ang tono. So, lulubayan nyo ngayon yung string dahan-dahan. Ayan. Lulubayan nyo. Hanggang sa mag-peak siya sa gitna, yung kulay na yan. So, nakikita nyo, nag-peak na siya sa mga tuwid. Nakatono na yan. Susunod na itotono natin, yung pangatlo. Ito naman yung letter D. So, dapat, alin niya, palabasin yung letter D. So, nakita nyo, D bago dilaw means napakataas ng tono. So, bababaan natin ngayon ang tono. Ayan. Bababaan lang natin. So, yan, nakita nyo, nag-steady na siya. Means nakatono na siya. Nasa center na. Susunod na ito tono natin, ito naman. Pang-apat. So, ito naman yung letter G. So, aalin ko siya ulit. So, kailangan lumabas yung letter G. So, nakita nyo, lumabas. Tapos, lumalabas na naman yung yellow means kailangan natin siyang babaan na konti. Ayan, medyo nag-steady na siya. Nakatono na. Susunod na itotono natin, yung panlima, letter B. Letter B siya. So, aalin nyo ulit yung kwerdas patutunugin nyo. So nakita nyo lumabas yung letter B at kulay yellow means napakataas ng tone niya, so ibababaan natin siya ngayon. Pipihitin natin, lulubayin natin yung kwerdas. Oh, sobra naman baba, so wala natin taasan ng konti para mag-pitch siya. Amang inano yung kwerdas, pinipihit nyo yung pihitan. Ayan. So, nag-stay na siya sa kulay yun, Miss, nakatono na siya. Susunod na itotono natin, yung pinakadulo, pinakamanipes na kwerdas, yun yung higher E. Letter E yun, highest. So, ayan. Nakastay na siya, Miss, nakatono na. So, pakinggan nyo ngayon ang ano ng gitara natin. Accurate siya.
So ano nakatulong na yan? So ano naman yung sinasabi ko sa inyo na gagamitan natin siya ng hertz sa more accurate na pagtotono. Ngayon, tingnan nyo ngayon kung nasa tamang hertz ba yung string nyo. So sa likod ng snark, makita nyo may puting button dito. Sa model na to, ito yung HC model ng snark. So pipindutin nyo lang to. So makikita nyo, may madadagdag sa monitor niya na mga numbers. Ayun, nakita nyo, nagbiblink siya. So yung highest, so may babaw na kwerdas ito. Susundan nyo ba ako? Itong kwerdas na to. Madami pa ata ko. Ang hertz niya is 82. So tingnan nyo ngayon kung kumapalo ba siya sa 82. So guys, ngayon makikita nyo ngayon yung paggamit ng hertz. Yung kinasabi kong hertz kanina. Kagaya lang kinabi ko sa inyo, kada string meron siyang correspondent na hertz. So pipindutin nyo lang yung sa likod nito. Ayan. Makita nyo, nadagdagan yung monitor niya, di ba? So nakita nyo 83 something. So mataas yan. Kasi dapat 82 lang siya. 82 lang. Ang E-string sa bababa, dito sa bass, E, dapat 80, ano lang, 82. Ayan, 82.6. Means hindi naman siya lumalampas ng 83. So okay na yan. Okay na yan. Kasi depende rin sa kalbit mo eh. Pag masyadong natin ang kalbit mo, nagbabago talaga yan. So kailangan normal na pagkalbit sa gitara. So 82 point something, pwede na yun. Susunod na string is yung sumunod, letter A, dapat 110 siya. So sa nakikita nyo naman, 110 din siya, yun o. Nakita nyo? 110. Yan o. So okay lang yan. Kahit may point ano something siya, wag lang siya lalampas ng 110 pataas. So, ibig sabihin ng mataas na tono niya. Susunod na string, letter D. So dapat 147 yan. So nakita nyo, 146. So ibig sabihin yan, masyadong mababa. Kailangan taasan natin ng konti para pumalo sa 146 Hz. Para makuha natin yung tamang tuning na, tamang hertz ng string na to. So ganyan lang siya guys, paka-piece. So yeah, 147. Okay na siya. Susunod na string is G, 196. So okay lang yan, di naman siya lumalampas ng 197 eh. 196, tama lang yan. Susunod, letter B, 247. So nakita niya, 247 din siya, di naman lumalampas ng 48. So okay na rin yan. Susunod, the lowest, kailangan 330. So yun guys, yan, nakatono yung gitara natin ngayon. Tinono natin siya sa normal tuning lang, tsaka sa paggamit ng hertz ng snark. So yan, okay na yun ang gitara natin. So ganoon lang, mga peace, ang pagtotono gamit ang snark HC. So sana may natutunan kayo rin sa ating ginawang tutorial sa paggamit itong snark. So yung iba talagang alam naman yung iba na yung iba paggamit ito. So yung mga may mga ganitong naka-encounter na meron silang ganito, hindi nila alam ang paggamit. So yan, ngayon alam nyo na. Iba naman ginagamit yung application sa Android, yung Guitar Tuna. Ginagamit din nila yon. Okay din naman yung Guitar Tuna, kaya lang isang kasi kahit pag maingay yung paligid niya, nakaka-receive siya ng sounds. Medyo hindi na nagiging accurate yung pagtotono mo. Di unlike dito sa snark, pag tinanggal mo sa gitara mo, kahit magsisigaw ka, hindi siya nakaka-receive. So yun lang guys.
So, ito, yan. Snark HC.